Matapos lumabas ang sanaysay ng mga nakakita at gumawa ng PIDEA pre-operation, Attorney Harry Roque, pinatunayang malalagay na sa alanganin si President Marcos kapag hindi pa ito nagsalita sa mga akusasyon laban sa kanya. Habang lumilipas nga raw ang araw ay tila paliit na ng paliit ang bilang ng mga taong naniniwala kay President Marcos at sa kanyang pananahimik na tila wala raw katotohanan ang PIDEA list na inilabas ng social media influencer at political blogger na si Maharlika. Sa naging recent vlog ng former spokesperson ng palasyo na si Attorney Harry Roque, kanyang pinagtibay na hindi imbento at talagang may laban kung darating man sa korte ang mga testamento ng mismong PIDEA agent na gumawa ng pre-operation ng Philippine Drug Enforcement Agency na siyang dapat kukuyog o di umunay magre-raid sa Rockwell sa Rizal Tower sa Makati City. Sa kanyang naging full vlog, sinabi mismo ni Attorney Harry Roque na mukhang magigipit na sa sitwasyon si President Marcos kapag hindi pa to umamin sa mga akusasyon laban sa kanya. Narito ang full report na umani ng samot-sanang reaksyon sa mundong social media. So, yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang proseso ng pagpapatotohanan limitado sa original at saka yung pagpapatunay ng nakalagda niya yung nasa papel. Eh mukhang pinatotohanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan na siya nga ang responsable dito sa dokumentong ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 eh nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinoroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit na pinagbabawal na gamot ng ating presidente. Ngayong pinatotohanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Naku po, mukhang pinatotohanan na ang PIDEA leaks. Paano na yan? Well, balikan po natin. Tatlong dokumento po ang lumabas kay Maharlika. Isang pre-operations report at saka isang surveillance report. Now, bagamat ito po ay tinakban kung sinong pumirma, ang sabi natin, mapapatotohanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents sa pamamagitan lamang ng original at saka yung confirmation ng taong nakaligda na siya nga ang lumagda dyan. Okay, so yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang proseso ng pagpapatotohanan limitado sa original at saka yung pagpapatunay ng nakalagda niya yung nasa papel. Eh mukhang pinatotohanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Paano po? Kasi po nagkaroon ng two-page letter. Ito po yung two-page letter na inilabas din ni Maharlika. Ano ba ang nakalagda nito? Naku, tignan nyo itong second paragraph. Ito po, in-expand namin ang second paragraph. Tungkol dun sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na tumutukoy kay Marisa Soriano at politician Bongbong Marcos and others, alam ng lahat sa ating ahensya na ako po, nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa confidential informant noong March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations. So sinasabi po, nung nakapirma doon sa mga dokumento, yung pre-ops report at saka yung yung surveillance report na siya daw ang nag-interview sa confidential informant. At sa visa nung kanyang interview sa confidential informant, ginawa niya yung dalawang dokumento na ilinabas ni Maharlika. Ibig sabihin, pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika. Ano ibig sabihin niyan? Pinatotohanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na nailalabas na ni Maharlika. Yung pre-operation report at saka yung surveillance report. Dito sa pangatlong paragraph, bagamat hindi na po natin na-expand yan,
ang sinabi niya dyan, yung pangatlong paragraph ay, bagamat nagawa na yung pre-operation report at saka yung surveillance report, may pumigil nga doon sa pag-actual lusob, no, doon sa condominium na high-end sa Makati. At pinangalanan niya kung sino yung mataas na opisyalis ng PDEA. Parang kay isang mataas na opisyalis ng PDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 ay nagkaroon talaga ng ebidensya ang PDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinoroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PDEA na gumagamit na pinagbabawal na gamot ng ating presidente. Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si presidente. Dahil pag hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yon. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yon? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati, itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito'y pinatotohanan yung paratang ni Presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente. Ang tanong, siguro kung nakalipas na yan, pwede naman patawarin ang ating presidente. Pero ang tanong, dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburon na yan, hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya? Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, kinakaladkap tayo sa gera. Yung pala, kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay tama ba yung desisyon niya? Mantakin din nyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagbawagian. Yung pala, merong impluensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Iyan naman po, hindi ko sinasabi na conclusive na siya gumagamit na ng droga. Pero kailangan magsalita na siya. Hindi po pwedeng manahimik. Either umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang. Kasi merong mga confidential informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinakailangan talaga magpa-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, unbelievable naman dahil the whole process took 2 minutes. Samantalang yung mga drug test ng ibang mga personalidad, kasama na si Pipi Sara, si Toby Chanko, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report. Pagdating sa drug report. So ngayon ang kinakailangan natin, transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kung sasabihin nyo naman na hindi na kayo gumagamit ngayon ng pulburon, baka naman kayo, kasi po ang nakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay nasa tamang pag-iisip, paggawa ng mga desisyon na napaka-importante sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninanais ninyo magkaroon ng gera sa panig ng Pilipinas at ang China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China na hindi naman natin matatalo ay nakabase sa tamang pag-iisip. Agree ba kayo or disagree, aking mga kababayan? Tignan po natin mga komento. Emelita, good afternoon here, Tony Roque. Bakit napaka-stubborn ng presidente na nagpapa-drug test para sana once and for all malaman na ng taong bayan ang totoo? Kung ayaw niya, mag-resign na lang siya from Vienna. Tama po. Kung talagang aamin naman siya na gumagamit pa siya at talagang minsan wala siya sa tamang pag-iisip, baka ang pinakamabuting gawin niya ay mag-resign na nga. Dahil hindi naman po pwede tayo makaladkad sa abilya na dahil lamang sa wala siya sa tamang pag-iisip. Boy Waray, baka naman. Have nice day, Atty. Harry. Uso pala dyan sa Pilipinas ang pagbuhay ng mga kaso. Tulad sa kaso ni Pastor, 4 years ago na nabuhay pa.
At tignan natin ang susunod na komento. Nawawala-wala po tayo sa signal, ha? Parang may pumipigil sa ating broadcast. Mark, ano kaya defense of Pideya na ngayon ay lumabas na yung signatory sa documents ni Maharlika? Exciting. Lazo Bigti ka na using Lazo. Napakasinungaling mong palamunin ng taong bayan ang kapal anong AI. Ah, siguro yung Lazo yung tao na pinasisinungalingan yung dokumento. No? Hindi ko po alam kung sino yung Lazo. Okay? Jimmy Rosarda, namatayan kami today na magulang today at 1:21. Nakikiramay po, April 9, 2024. Pero mas masakit yung makita mo na yung bayan ay lugmok sa kahirapan at may posibilidad pa na tumanak ng dugo ng bayan sa napipintong gera. Nakikiramay po kami, Jimmy Rosarda. Oya IG, Pideya, huwag gawing karir ang kasinungalingan, hindi kami mangmang. Well, alam niyo naman kasi talaga may mga pamamaraan sa pamamagitan ng law of evidence para mapatunayan ang mga dokumento at mga pangyayari na nakasaad sa mga dokumento. Natidikta, mapagpalang araw, Atty. Harry Roque, excited sa inyong pasabog, watching from South Africa. Ingat po kayo dyan sa South Africa. Okay, Brenda po, Peke Ono, good evening po, Atty. Harry. I'm always keep on watching you, watching from Tokyo, Japan. Salamat po, Brenda. Vicente Esplana, good evening, Atty. H. Roque. Paano mangyari sa mga nilabas na ebidensya ni Maharlika? Mukhang totoo ang mangsasabi, kailan ba mananawag ng people power, nag-iintay kami sa taong bayan. Well, siguro po, ngayong na napatutuhanan na yung dokumento, na-establish na sa nakalipas na panahon, mukhang totoong may impormasyon. Hindi pa naman totoo na gumamit siya. Totoong may impormasyon ang Pideya na gumagamit siya ng droga. So, he's entitled naman to be heard. So, antayin natin kung anong kasagutan ng presidente. Bigyan naman natin siya ng due process. Marlon Abuyuan, good day, Atty. Harry. Like the saying say, when a clown enters a palace, it becomes a circus. Have a great day po. Nako, yan nga po nangyari sa ating bayan. Okay? Arcelia Zinea, tuloy ang laban, Atty. Harry Roque. Salamat, Arcelia. Okay? Adelia Sanglitan, spokes, may nabasa ako na wala pa daw natanggap ang opisina ni Senator Toy na kopya niya. Kopyan yan. Well, ewan ko po kung anong sinasabi niya kasi hindi naman dapat bigyan ng opisina ni Senator Bato. Pero may copy furnished po siya eh. Doon sa sulat na yan, kinapi-furnish din ang Senado. So baka naman magkakaroon ng investigasyon para marinig natin kung sino yung gumawa ng dokumentong yan. Kaya lang, pag naisa publiko ang kanyang identity, baka magurgor dahil nakasalalay sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapatunay ng dokumentong yon ang pagpapatotoo sa mga dokumento ng Pideya Leaks. Salvacion Bacuñata, good evening, Attorney. Nainis lang ngayon sa administration ni BBM kasi sa nararamdaman ko, parang tagilid ang ating bansa. Sorry to say, ano kaya mangyayari sa atin? Well, wag naman kayong mag-alala. Meron naman tayong proseso ng succession. Okay? Mirna San Jose, sana itong agent ay man of principle at sana hindi mabili ng mga crook sa gobyerno. Attorney, nakita mo ba kung paano binastos ni Kuting si Sara nang ihatid siya paalis? O nga po, nakita ko yon. Akala ko dati si Lamla, yun pala pati si Presidente na. Ano kayang gusto nilang mangyari? Tuluyan ng mawasak ang Uniteam. Basalo Christian Tabula Sadam, mukhang binabantayan yung live mo, Attorney, putol-putol. Ginugurgur ng administrasyon ni Kuting Bongbong Marcos. Well, wala akong bibigay, ha? Miski pinuputol-putol tayo, tuloy-tuloy lang po ang ating panunood. Okay? Gorgonia Tribiana, so it seems true ang mga documents, kung 220 yung pinakita ni Maharlika, dapat mag-rally ang Maisog team. BBM, resign. No more public trust. Susuporta kami. Sana sa Manila ganapin, sasali kami. Well, tignan po natin. Ang susunod po na pre-rally ay sa Davao del Norte. Ito pong 14. Naroon po tayo at inaasahan natin 100,000 strong ang sasali dyan sa Maisog. Elna Lipardo, good evening po, Attorney. Sobrang tahimik naman si BBM. Di po siya nagsasalita. Bakit po kaya? Sayang lang ang mga boto natin. Marami tayong mga tanong kagaya nitong Polboron issue, hindi naman po sinasagot. Well, dapat po kasi kapag may ganyang ebidensya, tinatanggi. Otherwise, baka manahimik, yan po ay pag-amin. So, inaantay natin ang kasagutan ni Presidente tungkol dito. Carmelita Gatchalian, agree. Kaya lang, baka ganun pa rin ang gagawin, dadayain. Paano tayo makakasigurong walang daya ang drug test niya? At dinggin kaya sa Senado ang case nito para tawagin and hear testimony of the investigation agent, PY, yung mga senador po na magre-re-election. Huwag niyong asahan na sumali sa investigasyon kasi umaasa sila na kasali sila sa administration slate. Alam niyo naman, sa midterms election, talaga naman pong nag-12-0 ang administration sa election pagdating sa mga senador. Okay, si Nineri, agree ako na tama ang ginawa ni Presidente dahil naghanda na siya ng EO 57, 58, and AO 19 na Sovereignty and Jurisdiction in 1935 Historic Article 1 National Territory Rights in Laws of Land, Air, and Waters. Hindi ko pa alam kung ano yung sabihin nun. Okay, Attorney Harry, ano po sa tingin ninyo o palagay ninyo sa magagawa kayang pag-imbestigahan ni Senador Bato ang Polboron issue kay Bangag Marcos o takot siya kay Liz Satanas? Ito po ay kay Bicolanong Makulit. Well,
re-electionist po si Senator Bato. Tingnan po natin kung ano mangyayari. Marlon Abuyuan, finally the kingmaker will go down. Lisa M must be panicking now. Diba? Tingnan po natin, kinakailangan sumagot sila, set apart. Marcel Soriano, puyang babae dahil nireklamo po yan sa barangay ng dalawang kasambahay at parehong address na binigay ng mga kawawang bukusarado ng mga kasambahay. Eh, wag na po natin pakialaman kung sino yung artistang di umano ay kasama ni PBBM. Ang interest lang po natin sa PBBM dahil ang desisyon niya nakasalalay ang buhay o kamatayan ng ating mga kababayan. Eunice Esinio, hindi po maaaring ipagkatiwala ang bayan sa adik o kahit dating adik. Kaya pala, ibabala na tayo sa China. Wala sa tamang pag-iisip. Well, yun nga po ang aking worry. No? Baka mamaya ikamatay na ating taong ng ating mga kababayan, yung pala desisyon na hindi ginawa sa tamang pag-iisip. Dimaampaw Ismael, naglabas po ng certification ng PDEA na fake daw po lahat ng pinakita ni Maharlika. Okay na pong certification lang para doon. Hindi po, kasi nga po in-explain ko sa law of evidence para patutuhanan yung dokumentong yon, yung orihinal at saka yung testimonya na nakalagda na sa kanya nga yung dagdag yon. At mukhang itong sulat nito ng ahenteng gumawa ng pre-operation report, pinatutuhanan niya na siya nga ang gumawa ng pre-operation report. Vicente Esplana, ayaw namin sa presidente na bangag. Napaka-delikado. Ay, totoo po yan. Mantakin mo buhay ng Pilipino na kasalalay sa kanyang pag-iisip. OFW tayo. Good evening, Sir Roque. Just asking bakit hindi po natuloy sa Bulacan. Takot po ba sila magbigay ng permit ng prayer rally? Well, ang sabi po, ayaw bigyan ng permit. Pero ako po, ako yung naging abogado ng IBP dahil yung City Mayor of Manila po nung panahon ng GMA ata, ay ayaw din magbigay ng rally permit. Ang sabi ng Korte Suprema, dapat magkaroon ng kasagutan within 1 week, at kapag hindi nakasagot ng within 1 week, din approve ang application. So abangan po natin, meron pa rin pong rally dyan sa Bulacan sa ayaw at gusto ng mga namumuno dyan. Eunice Esinio, drug test live. Well, tama po kayo. Tama po kayo. Okay? First World PH TV, siguro naman po spokes, walang sundalong susugod sa gera pag sabog ang Commander-in-Chief. Sana po. Okay? Hi, nako. Robert Benedicto, mabilis po ang drug test result ng BBM kaysa pregnancy test. Totoo, 2 minutes. Magic. Ay, nako. Ano pa yan? Si Max Raasuke, never po mag-resign sa BBM kung hindi patalsikin. Ititignan po natin. Arcelia Zinea, baka sasagot kasi nga. Hindi siya sasagot kasi nga bangag. Okay, talaga. Oo. BJ Kanz, dalawa lang yan. Kung totoo, may kaso sa confidential document. Kung fake, sinungaling siya.